si Giancarlo di Biatin, lebih nya so. Kenapa aku pun nasa Cebu? Nas na pagsasama namin, kamain kami sa labas. Kaya pala lahat ng gusto ko, binigay niya yung kapalita yun. Sumama, nasa sa babae. Wala na siya dito po sa Montalban. Si mama po ay may pamilya na yan. Ayaw po nila ako isama. Gusto po nila, sariling buhay lang nila. Kanya-kanya po sila. Puro nag-asawa na po sila eh. Hindi ko po talaga makakalimutan yung nandun po kami sa sementeryo. Nabalian po ako ng buto kasi pinag-agawan po nila ako. Mama at Papa, malibataan lang sila, nakaganon ako. Halika anak, dito ka sa akin si Mama. Dito ka sa akin. Ganyan po. Ano nangyari sa akin? Ayoko po si Mama kay Mama kasi baka po maulit yung dati. Kasi po sumama po ako sa kanilang dalawa, pinagpasapasahan po nila ako. Parang tulong po po. Yung tumira ka sa mama mo, tas maayos ka na dito. Doon ka na sa papa mo. Tas yung tumira ka sa papa mo, ganun din po lang gagawin sa'yo. Tas bumalik ka sa mama mo, ganun din po. Ang ginawa ko, wala ko sinamahan sa kanilang dalawa. Nagsariling buhay po ako. Buti po nabuhay ko yung sarili ko. Nung salansayan po ako dumiretso, hindi ko naranasan magnakaw, magrabi, kung ano-anong bagay. Ang naranasan ko malimos. Tumira po ako sa jeep, sa ilog naliligo, nung doktor lang po. Sa awa naman lang po ng Diyos, pumunta rin po yung buhay ko ngayon. Carlo, kunin mo muna yung sardinas. Ito, munta? Oo, pwede na yun. Bye po lang, hindi pa. Ako po si Charlene Asuncion, ang kumupkup kay Giancarlo Biati. Kuya, yung ano, yung kawali kuya, gayak na para madali na tayo makapagawin. Malinis na yan siya. Huwag mo na punasan yan, aputi yan. Agis bakit tayo mamuwi? Kasia, tita. Kasia? Sino yun? Tita ko. Ayan yung tita mo na dati mong tinira. Kapatid ng papa ko. Ayan, chinelas mo, be. Chinelas mo. Sa ako naman, tita siya. Eh. Ayaw naman niya. Ayaw niya tumira eh. Lumalayos kasi siya. Lumalayos eh. Maganda ang buhay doon sa amin. Wala naman sa problema. Kahit ano niya sa kanya. Masaya naman siya doon. Masaya mga marami kasi kami doon mga bata eh sa bahay. May mali pa kami. Siya yung pinakakuya-kuya. Sige po, thank you po. Thank you. Si Carlo kasi dumating yan sa amin. Kasama nung kapatid ko. Magsahing ha. Dala-dala niya yung mga gamit niya. May bag siyang dalawa. Ang nagsabi sa akin na wala nang ang pamilya, ganyan. Yung kapatid ko, pinaliwanag nila sa akin. Tapos, sabi ko, eh paano ka kung mga magulang? Eh syempre, nalam ko rin yung background ng bata bago mag-decide na sa amin siya tumuloy. Bawang! Di, sabi ko, sige dito ka na lang sa amin. Kasi kako, kesa naman kako, dumating yung panahon na mapasama ka kung kani-kanino, mapasama ka.
maging kriminal pagdating ng araw. Dito ka na lang. Ikiayusin mo ah. Lagay ko na. Sabi ka dyan, makilang kilo. Ayaw, puntaan ka ngayon. Meron. Saan? Bahay. Oo, doon mo lang maglinis muna tayo doon, no? Para makalipat na tayo doon. Tapos yung dahil pang basura doon, Carlo, tulungan mo na lang, tulong-tulong na tayo magtapon doon, no? So, ikaw ang nagluto niya ngayon, ha? Okay na. Okay na. Panalo na. Mabubusog ka na. Very good. Sabi ko sa kanya, hindi man kami yung tunay na pamilya mo, sabi ko, hindi ka namin tinuturing na iba. Tingnan nga natin, usgahan nga natin ang luto mo. Galing ka pala magluto, ha? Masaya po kasi po, naranasan ko sa kanila magkaroon ng ano, tunay na pamilya talaga. Yung masayang-masaya po, yung walang problema sa'yo. Yung walang gulo, walang away. Pinroblema lang po talaga namin dito yung bahay. Ay, napakahirap mawalan ng bahay. Noong natutulog kasi kami sa court, hindi payapa. Hindi payapa yung isip mo matulog magdaman. Tan! Tan! Ang ginagawa kasi namin, may isang bantay ng hanggang 2-3 oras. Tapos tulog, yung isa na naman. Tapos gigising siyempre ng maaga, gawa, gagayak, lilinisin. Malasa? Oh, pwede na. Galing-galing naman. Pwede na mag-asawa. Mahirap din po. Barado po yung CR. Tapos masyado makakapag-ugas. Tapos di ka makakatulog na maayos kasi maraming lamak. Kaya ang ginagawa namin, bumibili kami gandila at saka katul. Sa karton. Dito ko lang yung mga damit. Mga relief ko. Wala na ba? Mga bigyan na relief. Mga tubig na to. Bakit may ipon? Para po pag ano, pwede mo po magamit. Pwede mo po itong ibenta sa ano, junk shop. Malakas po. Bagong-bagyo po talaga. Yung ulan niya po yung may kasama, malakas na hangin. Nawala na po ako ng pamilya. Nawala na po ako magulang. Ampun lang po ako. Pinapa po. Ang dala lang namin mga pagkain. Tapos aso. Yun lang. Kasi po may buhay rin po kasi yung mga pusa at yung aso. Kasi dito po kami lumikas. Taas po ng tubig. Dito. Hindi na po ito makita yung bubong. Ito, hanggang dito yun. Hindi na po makikita yung tao. Nagpastao na rin po yung tubig. Ito po yung malaking bahay na yan. Ginising po kami. Pinatok po kami.
Oh, gising na kayo, gising na kayo. Malakas na yung ano, agos. May bak na dito. Eh, yan, naririnig ko po sila na tulong naman, pa-rescue naman. Eh, ako naman po, narinig ko sila, binuksak ko yung gate. Pinapasok na sila sa loob ng bahay. Ang sabi ko sa sarili ko, eh, uunahin ko pa ba itong gamit kaysa buhay ng tao. Buti na lang po, may na-itouch ko yung bahay ko. Maraming na lang yung tao na tulungan. Ayan. Sa loob, pulungan doon eh. Ayan. Ayan po yung mga tao. Mahigit isang lang po kami doon. Siksikan po kami lahat. Nakawa naman po kami. Sa mga tao, dami na po na kasi talaga nag-iiyakan. Kasi nga kala namin makamatay na kami lahat. Sabi na lang namin sa sarili namin, bahala na ang Diyos sa amin. Ayan po, oh. Ayan po si tatay. Narescue po namin kanina. Pinasok kami dito sa bahay. Natakot na takot po ako nun. Kasi po gusto pa pamabuhay ng matagal eh. Ngayon ko lang po kasi naranasan magkaroon ng ano, pamilya. Tunay na pamilya na yun. Hindi mapapabayaan. Ito po yung mga basura na kami na. Hindi na po yan magagamit kasi basura na po yan eh. Yung tubig po eh, hanggang dito lang. Baka po dito. Kasi ito po yung mga gamit namin. Ito. Yung module ko po, nabasa. Nakita ko po sa basurahan. Hindi na po pwedeng magamit kasi po di na po mababasa. Hindi po pwedeng patayuin yun. Kasi wala ka na po magagawa dun eh. Kunit-kunit na po. Ito yung mga pinag-aralan kong equals oh. Hindi na po talaga ito magagamit. Sayang lang po. Nakakapanginayang talaga. Pasok na dapat po yun kasi nasagutan na po yun. Bigla lang pong bumaha dahil hindi ko na po naipasa. Hello? Alkansya mo loob. Ito yung takip. Wala na. Nasira na. Ito yung ano, oh, shootan ng pera. Oh. Sayang naman. Gusto ko po makatapos kasi po para makahanap ako ng magandang trabaho. Kasi po, sa pag-aaral mo lang po makukuha yung magandang trabaho. Pag hindi po ako nakapag-aaral, lalaki po akong ano, karumbalo. Mahirap po kasing lumaki nang walang pinag-aralan. Kasi lalaki ka na lang bobo, hindi ka na marunong mag-aaral. Nagpupursige po ako kasi para sa mga nag-ambun sa akin. Kasi pag nakakuha akong trabaho, sila naman po yung bubuhayin ko. Sila naman po yung papakainin ko. Hello? Hello? Kailan ko tayo inom? Hello? 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 Sa gitna kami sa inog, ha? Sa JR po talaga, simula nung dito po talaga ako tumira sa Wandi, kaibigan ko na po yan. Pupunta na lang po kami sa ilog. Tatayatayaan, tagutaguan, magbabatay ang putik. Yun lang po. Tapos tatawid kami sa bayan. Pag magkasama po kami dalawa, masaya po ako. Masaya po ako kasi kahit wala akong kapatid, meron naman po akong tinuturing na kapatid. Si JR po, yung bata na yun, mapagmalasakit din po yun. Nawawala po yung problema ko pag nasa ilog ko. Nawawala po. Doon po ako sumasaya. Kahit po na dahil sa ilog yung baha, siya rin po yung nagpapasaya sa amin. Siya din po yung nag-ano. Kaya nga lang po, nagdulot siya ng malaking kasalanan na baha.
na hindi naman po kinaya ng tao. Pupunta kami sa bungad ng mall para mamalimos at magparking. Ganitong oras ba kayo pupunta doon? Opo. Bakit po itong oras? Para marami pong sasakyan at maraming tao. Para marami po kami pagmalilimusan. Marami po kami pera minsan, tapos nakakakain din po kami. Kasi yung mga pinangkakain namin galing po sa pangmalilimos. Wala pa pong pandemic, nakakarin po kami sa bayan, sa malalayo, kahit saan po kami. Kailangan po natin mag-face mask para hindi kayo mawaan. Lagi po dapat naka-face mask. Takot rin po kami sa COVID. Minsan lang po kami hindi mag-face mask. Hindi naman po kami makakahinga na maayos. Magkano kinita mo? 42. Sa akin, ano din, 42 din. Sige, tayo tag-isa din natin tinapay. Magkano po sa ganito niyang donut? Po? Lima, isa nga po. Kain tayo? Gutom na rin ako eh. Sakto, di pa tayo nagme-merienda. Merienda na rin tayo. Baka po, madumi kamay mo kaya sa plastic mo na yan. Map? Nag-iipon po ako ng pera ko para makabili ako ng cellphone. Kasi po pag nabili ako ng cellphone, makakachat ko po si mama at saka si papa. Para po pagka gustong pumunta dito ng mama ko, para magkikita na lang po kami. Gusto po makausap ng papa ko kasi namimiss ko na po siya. Pag nakita ako ng papa ko, iyakapin ko tapos iiyak. Naiiyak na lang po ako. Kasi po siya po yung gusto kong makita eh. Siya po yung gusto kong makakasama. Magpapasalamat po ako sa kanila kasi sila po yung tumulong sa akin. Sila yung tumayong bilang magulang ko. Sila yung nagpapakain sa akin. Kung yung kinakain nila, siya din kinakain ko. Tapos kung anong meron sila, hati-hati na lang po kami. Pagka sa isang kape, meron lahat. Sa isang tinapay, meron din po ka lahat. Lahat po yun, walang matitira sa amin po lahat yun. Ako, bilang tumayo sila sa aking magulang, ako naman po yung makikisama. Para pagkatapos po sa pag-aaral ko, sila naman po itutulungan ko.